Good morning, mga kapanalig! Yes! So, magandang umaga. So, narito tayo ngayon kasi ang ating video ay tungkol sa a day in a life of priest formator. So, ito ang ating umaga. Kita niyo kung sino narito. Say hi to Hansel! Hansel. Yeah. Hey, good morning daw, sabi ni Hansel. Okay, mga kapanalig, so samahin niyo kami para sa ating araw na ito. Ano nga ba ang ginagawa ng isang pari? Lalo na dito sa seminaryo. Hindi lamang yung pari sa parokya kasi nga wala naman akong parokya. So samahan niyo ako para inyong makita. Tara! At siyempre mga kapanalig, pagkatapos nating magayos ng sarili, ang unang ginagawa ng isang pari sa umaga ay mag-alay ng misa. So samahan niyo po ako, magmimisa ako ngayon sa IF community at siyempre kasama kayo sa panalangin ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless us all. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Yan, so narito na po tayo mga panalig sa aming refectory. Dito po kumakain ng mga pare. Tapos dito sa likod, yung mga seminarista, wala pa sila. Wala pa rin yung ibang pare. So tingnan po natin ano ba yung almusal namin ngayong umaga. Okay? Meron tayong sinangag, plain rice. Okay, ano? Sinaing na bangus. Itlog. At pambata, chicken nuggets. Sa mga panalig, kakain po muna ako. Buwanan ko muna kayo dyan. No? One eternity later. At ngayon naman mga kapanalig, matapos kong kumain ng almusal, magpapakain naman ako ng aking mga alagang mga tilapia. Nakita nyo, may mga itim at may mga dikulay. Tingnan nyo, pakain natin. Yun, tuwan-tuwa sila. Dami. Kaya nag-aalaga po kami ng tilapia dito para pag wala nang makain ng mga seminarista sa mga pare, yan na lamang. Ilang buwan na po ang mga yan at hindi pa rin lumalaki. Inip na ako. Siguro yung nagmana sa akin, kaya lumaki. Yan si Kuya JR, may kasamang mga kambing. Kambing ng seminaryo. Papatayin din namin yan pag wala na kaming makain. At yun na nga mga panalig. So tapos na tayo magpakain ng mga isda. Ngayon naman nakikita nyo, no? Change costume tayo. Dahil Lunes ngayon, ako ay magtuturo. So ito yung basically buhay ko sa seminaryo. Dahil nga ako ay formator, nagtuturo ako sa seminaryo. Tayo na! Ano? Simulan natin yung ating pagtuturo. So, aesthetics muna. Magpapokus lang naman ako sa kanila. Hindi ko na ipapakita yun sa inyo. Mamaya na lang tayo sa Spanish magkikita. One of my favorite subjects to teach. Ano? A few moments later. So mga kapanalig, narito na tayo ngayon sa aking klase ng Spanish. Kita niyo yan, gramatika. No, ng Spanish grammar. Kasama ang mga grade 12. So samahan niyo ako sa ating klase. Ayo. Ha 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 ha!
ngayon tapos na po silang magsagot ng kanilang mga quizzes. Itigil muna natin at ipagbabasahin. Pakita mo, pakita mo, pakita mo. Yan. Okay, so exchange. Exchange your papers. Number one. Clark. When I was young, I played basketball every day. When the era of the... Jugaba. Baloncesto. Baloncesto. Todos los días. A few moments later. Yan, at ngayon naman po mga kapanalig, tayo ngayon ay nasa break. No? Nakapagturo na nga po ako ng tatlong subject kaninang umaga, ngayon naman po ay break time. At ano ba ang ginagawa ko usually kapag break time? So, medyo nagpapahinga, nagbabasa-basa. Ngayon, yan, ine-edit ko tong pinapanood niyong video ngayon. No? Kakaiba, dahil habang pinapanood niyo ngayon, ito ine-edit ko ngayon. Okay, ito yung video na pinapanood nyo, ine-edit ko. At habang ako'y nag-e-edit, syempre, habang namamahinga, magandang mag-shoutout din tayo sa mga taong laging nakasuporta sa ating mga vlogs. No? So, unahin po natin si Sir Jojo Magpantay. Ang sunod po natin sa shoutout ay si Ma'am Juda Contribida. Basahin po natin yung kanyang sinulat. Nakakatuwa naman po ang vlog nyo po, Father Roniel, kahit na po ay maikli lamang, may lesson at makabuluhan. Ang sisipag po ng mga seminarista, Labar City. Hashtag Labar City, God bless po. No? Salamat po, Ma'am Juda. Lagi po siyang nanonood ng ating mga vlogs, nagko-comment. At yun na, sinisikap namin na laging may lesson sa at the end of the video para naman may kabuluhan yung ating ginagawa. Pinakahuli, kay Ma'am Arlene Grace Ombre Bueno. Sabi niya, nakakawala po ng stress yung mga tawa niyo, Father. Pa-shoutout po. Keep safe and healthy always po, Father. God bless you. So, bukod dun sa aming goal na mahikayat ang iba't ibang mga kabataang lalaki na pumasok sa seminaryo o subukan ang pagiging isang seminarista, nakakataba din ang puso kapag nakakapagpalaganap kami ng positive vibes. No? Nakakawala daw ng stress at nakakahawa ang tawa. No? Masaya naman talaga. Masaya ang buhay seminaryo. At sa mundong ito na puro lungkot, puro pag-aalala ang ating naranasan, sana kahit papaano yung nakakapagdulot ng ngiti at gan sa pakiramdam ng aming mga vlog. So ito po, shoutout po sa mga taong ito. Kung gusto nyo pong ma-shoutout namin kayo sa mga susunod na vlogs, sa mga aming mga susunod na video, i-comment nyo lamang po. So salamat po! So ito na nga po mga kapanalig, narito na ako ngayon sa aking huling subject sa araw na ito. Nakapag-lunch na ako kanina at nakapagturo na din ako ng ICT sa grade 12. Ngayon naman, ako ay narito sa Theology Department para niyo makita niyo kung ano nga ba ang itsura ng Theology Department at ano ang itinuturo ko dito. So, samahan niyo po ako. Yan, ito na po ang Theology Department. Ang chapel. So, pupunta na po ako sa aking classroom. Yan, ito ay mga estudyante. Ito nyo naman ang aming classroom, 20th century classroom. Yes, nilalamig ang mga yan kasi naka-aircon. At yan mga kapanalig, kita nyo, mga busog na at wala nang natira, ha? Kita nyo, puro mga ang aming carbonara, o ano nangyari? Carbonara! Ang corny na yung joke na yan. Carbonana, okay? Carbonana na, okay? Yung mga kahon, wala natin laman, so nabusog pa kayo? Yes, sir! So yun lamang. At ako yung uuwi na sa seminaryo sa amin, sa college. Iwanan ko ng mga ito, magliligpit na sila. Mamaya na uli mga kapanalig. At yun nga po mga kapanalig. So 4:30 na, inabot na po ako ng hapon dahil nga kumain kami sa aming klase. At kita nyo naman, change costume uli ako. Dahil pag alas 4, naglalaro na ang mga seminarista. Kaya ako, nakikisali din ako sa kanila minsan. Nakikipaglaro kung ano man ginagawa nila. Minsan ako'y nagja-jogging, nagtatatakbo, nag-gym. Kung ano man ang pwede nating gawin para lang makapagpapawis. Kailangan natin yun para tayo ay maging malusog lagi.
at manatiling masigla. So samahan niyo ako, tingnan natin ano bang ginagawa ng mga seminarista. Marami yata naglalaro, makisali tayo. So tayo, samahan niyo ako. At mga kapanalig, dahil nga may intram sa mga seminarista, ang ginawa ko ay nagtatakbo-takbo na lang ako sa loob ng compound, nagja-jogging-jogging hanggang ako ay medyo pawisan, medyo malamig kaya hindi ako magpawisan ng todo. No, kita niyo naman. Kaya ngayon 5:30 na, tapos na ang playing time. So mamamahinga na ako dito sa aking kwarto. Usually ano nga ba ang ginagawa ko habang namamahinga? So maikwento ko lang sa inyo, mga pare, mga seminarista, yan ay 4 hanggang 5 beses nagdadasal. So usually ang ginagawa ko habang nagpapahinga ako ay doon na rin ko dinadasal lang ang evening prayer pag namamahinga ako after ng playing. So ako yung mag-aayos lang mga kapanalig, medyo magpapahinga ng konti, pagkapahinga ay maliligo, magpapalit, at yun nga, magdadasal na ako, at panoorin nyo lang kung anong sunod natin gagawin. So yan mga kapanalig, nagpalit na ako ng damit at ako yung mamahinga ng konti bago ako maligo. Sabi ko nga sa inyo, habang ako'y namamahinga, usually doon ko dinadasal lang ang evening prayer. Pero, hindi ko alam kung naririnig nyo, nagtitiktok ang aking kapitbahay. At sari-sari ang mga pinatutugtog, parang mix ng mga TikTok dances, kaya medyo nakapasayo tayo. May pinapatugtog na yan. Baka ma-copyright tayo, no? So hayaan nyo na lang yan. Sana hindi ma-copyright dahil sa kanilang tugtog. So yun, no, habang sila nagtitiktok doon, susubukan kong magdasal na aking evening prayer. Ano nga ba ang ginagamit ng mga pare kapag nagdadasal sila? Ng mga seminarista, meron kami tinatawag na Liturgy of the Hours o yung breviary. At yun ang aming dinadasal, umaga, tanghali, hapon, bago matulog. Pero para sa ating lahat na mawalang kopya noon, ang mga lay na anyayahan ding magdasal nito, pwede po tayong mag-download sa Play Store kung tayo gumagamit ng... At sa Apple, meron din eh. No, ang tawag po doon ay iBreviary. No? Yan, ito po yan. So, pwede po natin dyan i-download yung ating morning prayer, daytime, evening, night prayers. Marami na pong dasal, pati mga reading sa misa. Meron po dito sa iBreviary. No? So, yan. Narinib ko na naman yung TikTok ng kapitbahay. No? So, sana hindi ako ma-distract. So, iwanan ko muna kayo dyan mga kapanalig. Tayo muna ay magninilay, sandaling mananahimik, at magdadasal. So, mamaya na po ulit tayo, magkikita. One eternity later. So, yun na nga po mga kapanalig. Ako po yung nakapagdasal na, nakaligo na, at syempre, kumain na din po ako ng hapunan. At ano ba ang ginagawa ng isang pari? Dito sa seminaryo, usually pagkatapos ng hapunan. Ako po, personally, ang ginagawa ko, pagkatapos ng hapunan, nagpre-prepare na ako para sa sunod na araw. Tinitingnan ko yung schedule ko. Ano nga ba ang meron bukas? Ano, ito po yung aking schedule. Nagsusulat po ako dahil ako ay traditional pa rin, hindi ako sanay sa cellphone. At tinitingnan kung ano nga ba yung kailangan ko i-prepare sa mga susunod na araw. Usually, ako po yung gumagawa ng lesson, nagpre-prepare ng homily para kinabukasan. So bukas naman, wala akong klase. Kaya silipin na lang natin yung mga ginagawa ng seminarista. Kasi as prefect of discipline, minsan naglilibot-libot ako. Tinitingnan ko kung nag-aaral ba sila kasi study period nila. So kailangan ko pong bantayan ng mga seminarista. So tingnan po natin kung anong ginagawa nila. Yan, pasok po tayo sa computer room. Kita nyo, napakadaming tao. Dito mga yung tumatambay sa gabi. Kunyari nag-aaral. Yan. So meron din po ditong nagpa-practice ng kanilang PE. Meron silang exam ba yan? Exam? PE na yan, PE. Alo? Siya, baka tayo maka-copyright sa song. Ano? Yan na lang. Tingnan nyo. PE na daw yan. Hasing-hasing, gabing-gabi na. Yan mga kapanalig, kita nyo naman, narito na uli ako sa aking kwarto. Tapos na po ang study period ng mga seminarista. Tapos na ang pagtitingin-tingin ko sa kanila kung ano kanilang ginagawa. Umakyat na po ako dito para mag-prepare na din sa pagtulog. So ako po'y magdadasal muna ng night prayers, maghihilamos, magpapalit ng damit, at
tutulog na. A few moments later. Mga kapanalig, yan, dito na po nagtatapos ang ating video tungkol sa A Day in the Life of a Priest Formator o yung buhay ng isang pari sa seminaryo. At dahil gabi na, kita nyo kung sinong narito na naman sa aking kama, si Hanse. Yan, nauna na pong natulog. At yun nga, mga kapanalig, so sana kahit papaano inabuksan ang ating isip, ano nga ba ang ginagawa ng isang pari sa seminaryo. At sana, mga kapanalig, sana tayo na-inspired sa ating nakita. At sana, kahit papaano ay na maging daan ito para ipagdasal pa natin ang ating mga pari, na sana kami ay magpatuloy sa aming ministeryo at maging tapat sa aming bukasyong ito. So yun lamang po, mga kapanalig. Kapatayin ko na yung ilaw maya-maya. Good night po at maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo.